Mga ka-taxpayer, kung minamahal, mag-enjoy tayo ngayon. Pag-uusapan natin yung mga tinatanong sa akin eh. Sir, turo ka ng turo ng tax bookkeeping. May batas ba sa tax bookkeeping na nagre-require? Pag sinabi ho kasing require, isang salita dyan ay mandated. Ibig sabihin ng mandated o require, wala kang choice kung hindi magko-comply ka. Kaya pag-usapan natin yung batas na nagre-require na lahat ng taxpayer sa buong Pilipinas ay gumamit ng tax bookkeeping. Napakabuti ho nitong batas na to, hindi ito batas ng mga CPAs o yung Certified Public Accountant, CPA ho yun, o yung mga accountant na katulad ko, graduate ho ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, pero yung itinuro sa akin ay hindi ho batas. Butas ang natutunan ko at marami ho akong pagkakamali na ang naging outcome ho o aftermath eh yung mga taxpayers na hinawakan ko nung ako po yung unang nagpa-practice ay nakatanggap ho at nakapagbayad ng hindi ko alam kung totoo o tama yun na mga deficiency tax. Sorry po sa mga taxpayer na nagkaroon ho ng problema dahil ho sa pagiging ignorante ko. Sorry ho at hindi ho ako competent. So, ito ho, pagbawi ko to na turuan ang mga taong bayan at kung kayo po ay gustong kumita at maging tax bookkeeper, ay willing po akong ituro lahat ng alam ko. Ito pong librong ito ay naglalaman ng 1,670 pages o mahigit pa. Ginawang ko ho ng accounting entry lahat ng makikita ninyong provision sa tax code. Ibig sabihin ho yung National Internal Revenue Code natin. Kasi paulit-ulit lang naman ho yung transaction. Hindi ko maintindihan sa mga CPAs at malalaking auditing firm bakit iba-iba ho yung kanilang chart of accounts. Iba-iba ho yung accounting entry, debit at credit. So, ngayon ho, marapatin ho ninyo sa araw na to. Lalong-lalo na ho yung nag-apply na kulang-kulang na 200 people na gustong matuto ng tax accounting. Ito na ho yung pasimula. Ang tawag ko ho dito ay, anong batas? Anong batas ang nagsasabi na tayo ay gumamit ng tax accounting? Yung po umpisahan natin. Eh, nang loloko lang yan si Mr. Maestro, huwag yung papaniwalaan yan. Hindi po ako manloloko. Hindi katulad ng ibang BIR official dyan. Ang panloloko ay ginagamit nila para magkaroon sila ng pera. Hindi po ako ganun, mga ka-taxpayer kong mahal. At gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, kung gusto ho nyo ng tax accounting manual, gumagawa po ako, customize. Kasi po, very important mamaya, pag-uusapan natin yung PI. P-I. Minsan iba ho ang ibig sabihin ng PI, pero maganda ho yung PI na pag-uusapan natin mamaya. Ngayon, ang nilalaman ho ng lecture natin ay galing po sa ating Supreme Court. Batas! Ang Supreme Court na mismo, mga ka-taxpayer kong mahal, ang nag-uutos sa atin. At papaliwanag ko sa inyo, dapat ba tayong sumunod sa Supreme Court o hindi? Ayan. So, nandito po yung Supreme Court decision. At yan po ay buburahin ko muna ho yung ating title, batas. Yan ho yung title natin. Para sa tax bookkeeping introduction. Okay. So, naglabas po ang Supreme Court natin ng GR. Ito po yon, GR 183408. Pwede po ninyo itong i-download. I-type lang ho ninyo sa inyong browser, GR number 183408. Ayan. Ang ibig kong sabihin ng GR is General Registry o Register. Galing ho sa Supreme Court yan. So, ito po ay na-promulgate ho nung July 2017. Ang pinag-aawayan ho kasi dito ng BIR Commissioner, ayan, ito po, ang magkalaban si BIR Commissioner po, laban ho sa isang taxpayer na napakahusay nitong taxpayer na to, si Lancaster Philippines. Dahil sa kanya, naging maliwanag na po sa mga
sa buong Pilipinas, pero hindi maliwanag sa mga CPAs eh, saka CPA lawyer, nananatili sila doon sa generally accepted accounting principle o yung tinatawag nila ngayong Philippine Financial Reporting Standard. So, maliwanag ho dito sa utos ng ating Supreme Court. Ayan, ito ho yung sinasabi ng ating Supreme Court na dapat tayong sumunod sa batas. Anong batas yon? So, para baka sabihin nyo, meron akong binabago ho dito, eh, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng desisyon. Dadahan-dahanin ko dyan. At isi-share ko sa inyo yung pinaglalabanan. Ano ba ho yung pinaglalabanan dito? Eh, ang pinaglalabanan dito, anong accounting ang dapat na masunod? Ito maganda ito. Oh. Inag-uusapan ho dito ng ating Supreme Court, anong gagamiting accounting? Kasi pag mali ho yung accounting ninyo, ang pinag-uusapan dito ay accounting method. Yan, sulat ko lang. So, pag mali yung accounting method nyo, mali yung tax na babayaran nyo. So, didiscuss ko sa ating tax bookkeeping, ano-anong mga accounting method ang dapat ho ninyong malaman at ano yung the best na accounting method na dapat gamitin ng lahat ng taxpayer sa buong Pilipinas. Yan po yung ating i-discuss lengthily. Pero ngayon sa araw na to, yung batas na naguutos na gumamit tayo ng tax accounting. So, nandito po yung haba-haba lang ho ito. Ayoko ho itong putulin para makita ho ninyo na kompleto ho yung ating documentation para ho sa batas na gumagogovern sa accounting. Okay. Sabi dito, ayan, nagkakaintindihan naman pala yung matching principle. Tandaan ho ninyo, principle ho ito. Ah. Hindi ho ito law. Ayan. Hindi yan law. Yung principle na yan. Liliwanagin ko. So, naniniwala ho yung BIR commissioner doon sa matching cost against matching cost against revenue ho yan. At ang ginamit hong rule ay yung RAM 2-95. RAM 2-95. So, ano ibig sabihin ng RAM? Hanapin nga muna natin kung anong ibig sabihin ng RAM para hindi ho kayo nalilito. At baka sabihin nyo, nag-iimbento ho ako ng isang statement. Ang ibig ho sabihin ng RAM is yung Revenue Audit Memorandum. Medyo hanapin natin. Ayan, matching cost against revenue. Pwede ho rin yung puntahan ho itong napakagandang decision na to. Ayan, ayan ho yung sinabi. Sabi dito, while taxable income is based on the method of accounting used by the taxpayer. So, importante mga bossing ko, ano yung method of accounting na best para ho sa taxpayer? Sabi rito, it will almost always differ from accounting income. Ayun na nga eh, sinabi na nga ng court na magkaiba ang tax accounting at saka accounting income. This is so because of the fundamental difference in the ends the two concepts serve. Oh, magkaiba ho yung tax accounting, sinasabi dito. Magkaiba yung tax accounting at magkaiba yung accounting. Okay? Yung financial, referring to financial at referring to managerial accounting. So, yun ho yung tatlong klase ng accounting. Dalawa itinuro sa eskwelahan, saka sa ako, tinuruan ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, pinaniwala ako na ang managerial accounting at financial accounting ang superior accounting na dapat kong gamitin. Pero lumalabas po ngayon, ayon sa ating Supreme Court, ang the best, ang superior accounting ay yung tax accounting. No, balikan ho natin yung desisyon ng ating korte. Sabi dito, accounting attempts to match cost against revenue. Yun ho yung purpose ng accounting. Ano naman ang purpose ng tax? Tax law is aimed at collecting revenue. It is quick to treat an item as income, slow to recognize deductions or losses. Thus, the tax law will not recognize deduction for contingent future losses except in limited situations.
Good accounting, on the other hand, requires direct recognition. This fundamental difference in approach is accepted. Income tax accounting method can be understood easily. Kung naiintindihan mo raw yung difference nung dalawang method na yan, in-underline ko lang yan, eh madali mo raw maiintindihan at mai-implement yung tax accounting. Yan tawag kasi na Supreme Court, income tax accounting. Tinanggal ko na yung income kasi maraming layers ang accounting. Bigyan ko lang kayo ng ano rito. Ang layer ng accounting na ituturo ko ay nahahati ho sa tatlo. Dito ho yung general. Ano po?